So ayan guys, welcome back to my channel. So isang mabilisang update lang to guys, no? Kunting tips lang sa mga ka-farming ka-corn farming natin diyan at sa nagtatanim ng mais. So ito na guys. Ito na yung update sa mais namin na guys, matapos siyang mabunuhan nung nakaraang linggo. So bigla siyang bumulas guys at biglang lumaki. So sa ganitong stage guys, problema naman natin dito is yung damo naman. Pero itong mais na to guys, napakasolid nito guys, kahit mag-spray kayo ng 2-4 day hindi to siya mamamatay. Variety pala nito guys, isa na tong tawag dito sa amin. Sige-sige. Kung ito yung ginagawang bigas. Kasi yung ibang variety is yellow corn. Di yun pwede pang kain, pang ano lang to siya guys, pang hayop. Ito naman, ito yung ginagamit natin pagsaing. Yan guys, oh. Bigla siyang tumaba guys. Naglagay lang kami dito ng ammonium nung nakaraang linggo. Yan na po resulta niya guys, oh. Kasi ang mais guys, napakatakaw niya sa abono. Pag yung lupa naman is mataba, is okay lang na ammonium lang yung ilagay nyo na nitrogen 2100. Pag yung lupa naman is acidic na siya guys, pwede kayong gumamit ng urea yung may mataas na nitrogen 4000 o kaya 1620. Nasa inyo na po yun. Pero suggest ko guys, sa tipid tips lang, no, mas makatipid tayo kung ammonium na lang. Tapos ang paglagay natin is damihan lang natin kunti. Yun guys, oh. Siguro na sa dalawang linggo to, mas lalo pa tong tataba. Diyan din sa kabila guys, hindi pa natapos naming taniman doon sa itaas. Di pa rin yun naabunuhan dito pa lang banda kasi nga maliit pa lang doon, di pa, o pwede pa yun sya na siguro next week, doon naman kami mag-abuno. So ito lang guys, share ko lang sa inyo guys, no, yung ito nga sa damo is wala tayong problema dyan kasi pag madami na yung damo at pwede na tayo mag-spray ng 2-4-D o kaya yung Gliputex na pang herbicide. Kahit tamaan yung mais, hindi talaga yan mamamatay. So yun lang guys, thank you and God bless.